tardes, gracias por venir. Malaki ang pagkakaiba ng pamamahala ng Espanya at manirahan sa Pilipinas. Ngunit na malagi ako ng 20 taon. Di ba nagtatagal nang ako ay umalis doon? Iyan na pa. Namamalagi ako ng 20 taon sa San Diego. Kilala ko ng bawat isa sa mamamayan doon. Ang mga Indio ang pinakamamang at pinakamabaliang kalimang sulok sa mundo. Baka nakalimutan yung nasa bahay tayo ng isang Indio. Magandang araw, salamat sa pagdalo sa salo-salong itong higanda ko sa akin. Pinakikilala ko sa inyo, Don Crisostomo Magsaley Libaran. Aba, sila ang kora ng aking bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Magpatawad niyo ang aking pagkakamali. Binata, hindi ka nagkakamali. Ngunit ang iyong ama ay hindi ko naging kaibigan. Hindi niyo ba nalimot ang inyong bansa? Malayo pong magkagayon. Tila ang bayan ko ang nakalimot sa akin. Saan kayo naroon at hindi kayo nahanda? Ako po ay nasa Armenia at bulungan sakop ng Russia. Kita niyo po ba ang Plokan, taga Barbarsovia? Yes, hindi ko po matandaan sapagkat doon ay hindi ako nagsasalita ng Kastila. Paano ka nagkikipag-usap? Ginagamit ko po ang ating wika. Parunong ka ba mag-Ingles? Nanirahan ako sa Inglaterra ng isang taon. Doon ay Ingles lamang ang aking mga sinasalita. Ano naman po ang bagay na nakita ninyo na katangi-tangi sa pamumuhay? Bago ako magtungo sa isang bayan, pinag-aralan ko ang kasaysayan nito. Lagi kong nakikita ang kasagunaan at karukhan ng bayan na may kaugnayan sa kanilang kalayaan. Sumakatuwid, nasasalig ang ganyan dahil sa pagiging makasarili ng kanilang pinuno. Yan ang bayong natutunan? Aba, sayang naman ang salapi at oras na ginugol mo dun. Mga Ginoo, ikinalungkot ko po kayong iwan sa hapag. Kailangan ko pang tapusin ang nakaparaming bagay. Pagpamanhin ninyo, Ginoo, ako ay ayos na rin. Binata, mag-iingat kayo. Matuto kayo sa nangyari sa inyong ama. Labis na ng pamahal ang aking ama sa inyo. May kwento nyo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Ang buwan pa lamang kayong nakalis, nagkaroon ng samaan ng loob ang inyong ama at si Dimaso. Nang panahong iyon, may isang dating artilyero na naging maniningil ng buwis ng mga sasakyan. Pakutya siyang binigyan ng mga kasulatang baliktad na kanya namang babasahin at lagagaan. Pinagtatawanan siya ng mga bata, kaya nagalit at hinabol. Hindi niya mahabol ang mga ito kaya pinukol niya ang kanyang bastop sa mga bata. Mabilis na kumilos ang iyong ama. Walang nakakakita kung anong nangyari ngunit nakita ang artilyero na duguan. At dahil doon, dinakip ang iyong ama at pinakulong kinutya ang iyong ama. Binilanggo siya at doon siya namatay. Magpahinga muna tayo, Bet. Kung kasama tayo ni Inay, hindi nila tayo mapagbibidangan ng magnanakaw. Tayo ba'y ganito na lamang sa habang panahon ni Kaka? Sana pagdating ko sa bahay, magkasakit ako upang maalagaan ako ng ating Inay at nang hindi na ako pabalikin sa kumbento. Hindi nila na ako matatawag na magnanakaw at hindi na rin ako mapapalo, Kaka. Mabuti yata ay magkasabay na tayong magkasakit.
Huwag, Christine. Pareho lang tayong masasaktan. Magkano ba ang sweldo mo ngayong buwang ito? 2 piso. 3 beses na nila akong minultahan. Bayaran mo nga, kaka, para hindi na nila tayo matawag na magnanakaw. No, naluloko ka na ba? Walang kakainin si inay. Ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo binabalik ang iyong inanakaw. Ay tulutan niyo po kami. Naghihintay ang aming ina. Hindi ka rin makakauwi ngayong ika 8 at ika 10 pa. Ngunit, Ginoo, malayo ang aming bahay. Huwag niyo po ako iiwan! Papatay nila ako! Ang anak ko! Huwag kayong mag-alala, inay. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? Buhay pa ba siya? Oo. Bakit hindi nakauwi si Crispin? Pinagbintangan siyang maglanakar. Saan ko po ilalagay ang gulay na ito? Ilagay mo lang dyan kahit saan! Pwede ko po bang makausap ang pare? May sakit. Si Crispin? Hindi ba't naba sa inyong bahay? Si Basilio? Si Basilio po ay naiwan sa aming bahay. At si Crispin naman po ay naiwan dito. Naiwan nga siya dito. Ngunit, nagnakaw na naman ng mga maraming bagay kaya ito ay tumakas. Marahil sa mga oras na ito ay tinutugis na sa inyo ang mga bata. Asan na ba yung babaeng yun? Ikaw ba si Sisa? Nasaan yung anak? Magtapat ka at kung hindi ay tatali ka namin sa puno at babarilin. Matagal ko na kung hindi nakikita si Crispin. Dumalaw po ako sa kumbento ko kanina, ngunit ang sabi nila... Ina ka ba ng magnanakaw? Ibigay mo sa amin ng kwalta at papalihain ka namin. Mga Ginoo, kami po ay sanay sa hirap. Kahit anong gutom, ang mga anak ko ay hindi nagnanakaw. Ikaw pala, Ibarra. Pareha, Clara. Clarita, pumunta ka dito dahil narito si Ibarra. Si Ibarra? Malimot ko kaya ang aking buhay? Pasensya na, Clarita. Kung kailangan ko nang umalis, araw kasi ng mga patay bukas, kailangan kong bisitahin ang aking mga magulang. Ipagtulis mo ng 2 kandila, isa kay San Roque at isa kay San Rafael, na pintakasin ang manalakbay.
Hoy, hindi ba mabuti na maghukay na tayo sa ibang lugar? Ito'y bagong-bago pa. Pakasiran mo naman, paano na lamang kung ikaw ay natusang humukay sa isang bangkay na 20 araw na nalilirin mo? Ang gawin ko yun ay gabi at umulan kaya't kapwa kami basa ng bangkay na nasa kaubaan. Anong ginawa mo sa bangkay pagkatapos? Bakit okay na nalilirin dito? Tinapon ko sa ilog ang bangkay. Ilang buwan na ngayon ay pinahukay sa akin ng kurang malaki at ilipat ko raw sa libingan ng mga insik. Ngunit umulan noon at saka mabigat kaya. At sinunod mo? No, huwag kayong magalit. Ang bangkay tinapon ko sa ilog sapagkat naisip kong napakababa na mapasama sa libingan ng insik. Ikaw ay isang kaawa-awa. Ano ang iyong ginawa sa aking ama? Hindi ako gumawa. Napagdesisyonan ni Ibarra na huwag na lamang maghiganti at huwag na lamang ikalat ang kaalamang ito. Nang lumaon, napagdesisyonan ni Ibarra na maglingkod sa bayan gaya ng minimiti ng kanyang ama. Napagpasyahan niyang gamitin ang kayamanan ng kanilang pamilya upang makapagpatayo ng para lang makakapagbigay ng mas mataas na edukasyon sa kanyang kapwa Pilipino. Magandang umaga ho, Tatang. Aba, Ginong Ibarra, isang karangalan. Halika't umupo ka. Kung inyong mararapatin, Nay, ibig ko pong payuhan ninyo ako tungkol sa pagpapatayo ko ng isang eskwelahan. Isang paralan para sa mga mamang. Naging pangarap ko rin yan, ngunit inawag na akong baliw. Sapagkat sa panahon ngayon, ang karunungan ay kamatayan. Kailangan mo ng lakas ng loob upang ikaw ay magtagumpay. Sa pagtitiiso, kayo'y magtatagumpay ako? Bigo ka man ay para pa rin nagtagumpay. Paalam mo, Tatay Tasyo. Pinapahanap si Elias ang iyong magkipag. Wala na siya dito. Marahil umalis na siya. Ngayon sa alferes si Elias ang naglulok sa kanyang bitag. Magandang hapon, kapatid. Hindi man ang bumati sa aking pagdating. Tumataas na ata ang tingin sa sarili. Nakapunta lang sa Europa. Kung umasta, akala mo kung sino. Huwag mo nang pansinin ang kanyang sinasabi. Katulad lamang siya ng kanyang ama, isang disente na hindi marunong gumalang sa simbahan. Bagay sa kanya ay mabulok at mamatay sa pulungan. Patawarin mo ako, Clarita.
Huwag mong sirain ang alaala ng aking ama. Ngayon, malalaman na natin kung dugo o putik ang nananalaytay sa kanyang ugat. Pisos ka mo! Bara, magunas dili ka. Alagad ng Diyos ang pinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano yung nasabi ng taong to ay alagad ng Diyos? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Siya ay binilanggo na walang sala. Yan ba ang gawain ng alagad ng Diyos? Kristos, tumuwag! Talagang maliit lang ang daigdig para sa aming dalawa. Alang-alang sa iyo, mahal. Senyor Ibarra, ikaw naman ang maglagay ng palitada sa bato. Ikasasaya ko ho, Gobernador. Isang galaw mo lang, tiyak na patay ka na. Elias, anong ginagawa mo? Pasensyete po, Ginoo. Hoy, matandang mangkukulam. Akala mo ba kung sino kang maganda, ha? Anong sinabi mo? Baka gusto mong magtuos tayo. Hindi kita uurungan. Tigil nyo nga yan. Para kayong mga bata. Alperez, pagsabihan mo nga yung asawa mo mangkukulam. Kung hindi ka lang babae. Tayo na, Victorina. Huwag ka nang makipagtalo sa mga yan. Ang kapal ng mukha mo, peking manggagamot. Tiborcio, bakit hindi mo hinamon ang mga mamayayabang na yon? Mukha ba kung may laban sa kanila? At ikaw, Alfonso, kapag hindi mo hinamon, hindi ka makakasal ka Maria Clara at malalaman ng mga tao ang tunay mong pagkatao. Oh, Doña Victorina, ikaw pala. Ilaw may kasama ka niba? Ah, oo. Magandang araw. Ako nga pala si Alfonso Linares. Upo mo muna kayo. Kumusta na po ang kalagayan ni Maria Clara? Hay nako, Don Tiborcio. Wala pa rin po bago. Maaari niyo magtingnan ang kalagayan ni Maria? Oo, sige. Siya ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Ang ganda niya pala. Lumabas na si Alperez, Doña Victorina at si Don Tiborcio. Samantala, pumasok naman si Padre Damaso. Maria, anak! Hindi ka pa mamamatay! Napamahal na yata sa kanya ang kanyang inaanak. Sino itong kasama mo? Padre Damaso. Victorina, sino itong kasama mo? Anak ng aking bayaw? Ikaw ang anak, Cotricos, iho? Opo, ako nga, Padre. Nandito po siya para maghanap ng mapapangasawa, Padre. Mapapangasawa? Maghintay ka lang. Madali lang yan. Gino, kailangan mo umalis. Sunugin mo harap ng mga kasulat na mga kapensala sa inyo. Bakit? Pinagbibintangan ka na mumuno sa isang pag-alsa. Diyos ko! Kilala mo si Ginoong Pedro Imaramedia? Oo, siya ang nuno ko. Ipinaiksi namin ang aming apelido. Dahil masyado itong mahaba. Siya ang talampalasang sanhin namin kasawian.
Crispin! Basilio! Na 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 mukhang sisisa yun ah. Na, yung baliw. Na, 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 na. Crispin! Ay, Basilio! Sumayaw, ha? Parang ganito, oh. Bali, walang sumasayaw. Sinabi mo, ha? Isa kang baliw. Ang dapat sa'yo ay mamatay. Isa kang baliw. 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 Abre la puerta. Esto es ordenado por el rey. Sino yun? El rey ordeno arrestante. ¿Por qué? Te diremos en la prisión. Maria, mahal ko, Maria. Crisostomo? Crisostomo? Si Elias ay may poot sa akin. Siya ang nagligtas sa akin sa bilangguan. Pinaparito ka ng Diyos upang iligtas ako sa walang pag-asang kalayaan kong ito. Mahal, patawarin mo ako. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Patawarin mo ako, ngunit kailangan ko nang lumayo sa iyo. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, mahal. Dahil alam kong mag-aalinlangan ka sa akin pag nalaman mo. Malaman na ano? Kapag nalaman mo na ang ama ko ay ang kinasusuklaman mong si Padre Damaso. Paano? O, sinta ko. Lagi mong tatandaan na ikaw lamang ang tinitibok ng puso. Paalam, Maria Clara. Tumakas ang dalawa gamit ang bangka ni Elias. Sinabi ni Elias na ang mga kayamanan at mga importanteng dokumento ng pamilya Ibarra ay nakalibing sa gitna ng isang kagubatang pagmamay-ari ng pamilya Ibarra sa San Diego. Ibinanggit ni Ibarra kay Elias na sila ay mangibang bansa na lang at doon ay manirahan sila bilang magkapatid. Ngunit umayaw si Elias dahil naniniwala siyang nakatadhana siya sa bansang Pilipinas at gugustuhin niyang makita ang sariling bansa na lumaya mula sa kamay ng mga mananako. Sa bandang buka ng Ilog Pasig ay may namumugad na mandalaki. Isi Ezel Lillardo, Debran Kunta Ilos! Para nang kapamagsagwan, senyor? Oo, saan tayo pupunta? Doon po tayo sa kaibigan ko sa Mandaluyong, senyor. Okay. Sinabihan ni Elias si Ibarra na magtago at makipagkita na lamang sa kanya sa mausoleum sa San Diego. Tumalon si Elias upang gumulo ang bisual ng mga mandadakit. Si Elias ay nabaril ng ilang beses. Wala na siya.
Wala nang katwirang mabuhay pa at matiis. Ngayong patay na siya, wala nang nalalabi sa akin kundi ang kumbento ni Bingay. Anak ko, patawarin mo ako. Hangad ko lamang ang iyong kinabukasan. Kung mahal ninyo ako, papayagan mo akong magmungha. Magmungha? Di mo alam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pader ng kumbento na naisin ko lamang na makita kang sawing palad kesa pumasok sa isang monasteryo. Kumbento o kamatayan? Diyos ko, pumapayag na ako, huwag ka lang mawala sa akin. Inay! 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 Ako po ito, yung anak, si Basilio. Basilio? Anak ko. Inay! 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 Huwag mo kong iwan! Inay! Iho! Iho! Sino po kayo? Anong gusto mong gawin sa iyong ina? Gusto ko po sana siyang ilibing sa cementerio, ngunit wala akong pera. Kung ganun, maghanap ka na panggatong at sunugin mo ang katawan ng iyong ina. Katapos mo na yung magukod ka at hanapin mo ang kayamanan at gamitin mo yun para sa iyong kinabukasan. At pagkatapos mo na yung mag-aral ka ng buti para sa iyong bayan. Opo, Ginoo. Ginoo! Ginoo! Salamat po, Ginoo.